Hi guys, welcome back to my channel. Gusto ko lang i-update you kayo sa bago kong natuklasan na ano, pampababa ng hyperacidity. Kasi na last time na ako video, ang sinolusyon ko doon sa aking hyperacidity is yung ampalaya. Hindi ko alam na meron pa palang mas mabisa doon. Kumbaga yung ampalaya, hindi ba sabi ko nakaraan, nakalimang ampalaya muna ako bago siya nawala yung ano ko. Anyway, hindi ko naman talaga sure yun, yung limang ampalaya na yun na hindi nababalik. Basta kumain na lang ako ng kumain at tinanggap naman ng tinanggap. So, okay rin. Pero, limang ampalaya, diba? Medyo malaki rin yun. Ibiruin mo magkano na ampalaya ngayon. Sa bago kong natuklasan, guys, mas mabisa ito yung na subukan ko. Tsaa naman ngayon. Yung Lipton, the brisk tea. Yung matapang na matapang siya, na mapakla. Ininom ko yun, guys. Sinubukan ko kasi nga gusto ko bumaba yung aking mga kinain ba. Ang nangyari, bumaba yung agad yung kinain ko. Ramdam ko na kaagad na nawala yung kinain ko, diba ang hyperacidity umaakyat, bumabalik pataas. Ang digay mo maasim. Ngayon, pagka uminom ka nung ampalaya, ramdam mo talaga na bumababa kaagad yung kinain mo. So, pagtanto ko na mas mabisa siya kasi nawala kaagad yung... Kasi pag uminom ako nung ampalaya, anytime bumabalik din talaga siya. Eto, uminom ako ng tsaa, isang tsaa lang, ramdam ko wala na. Talagang mas mabisa yung tsaa kasi isang inuman lang, magkano lang tsaa ngayon, di ba? Siguro may nabibili ka sa tindahan na isang tsaa, 5 pesos. Kasi may tinda ako niyan eh. Meron kasi yung bumibili na patingi-tingi. Ayun. Pwede siya bumili na 5 piso lang, isang tsaa. The brisk tea, yung matapang ha, yung mapakla na binababa siya kaagad yung kinain mo. So, yung ramdam mo na hyperacidity, hindi na umakyat siya pataas, yung tsaan naman, pag uminom ka, di ba, pababa naman. So, kontra silang dalawa. Ngayon, kapag inom mo ng tsaa, ramdam ko talaga na bumababa talaga yung asim, yung acid, yung maakyat dito na pagdigay mo maasim, di ba? Kasi nga hyperacidity ka. Pag uminom ka nung tsaa, talagang nawala, totally, wala na. Pakiramdam mo, labas na kaagad yung kinain mo, na ka na kaagad, at hindi na siya bloated. Di ba yung hyperacidity, pagka bloated yung tiyan mo. Ngayon, kapag uminom ka ng tsaa, pakiramdam mo, binababa yung ininom mong, kinain mo, binababa siya. So, nawala na kagad yung mga kinain mo. Hindi na babalik paakyat. Imbis na, di ba, pag hyperacidity ka, bumabalik ka agad siya para kang, busog na busog. Tapos, bloated yung tiyan mo. Digay ka ng digay. Ano pa ba nararamdaman ng hyperacidity? Ganun, bloated yung tiyan mo. Digay ka ng digay. Tapos, ang digay mo, maasim. Yun. Talagang binababa ka agad yung kinain mo. Hindi ka na makaramdam ng asim. Dahil kontra eh. Kontra yung tsaa eh. Pababa siya eh. Siya yung nagtutulak pababa. Yung asim na,
hyperacidity naman, parang umaakit siya, bumubula siguro ma. Di ba pag na-punish yung ano, na-punish yung ano, nangangasim yun, tapos bumubula siya, di ba yung isang pagkain, minsan umaasim, napapanis, bumubula siya. Parang bang ganon ang hyperacidity, nangangasim siya, nangangasim, tapos ang dighay, dighay ka ng dighay, puro hangin, bloated yung tiyan mo, parang ang laki ng tiyan mo, busog na busog ka. Kahit nakakaunti lang naman yung kinakain mo, pakiramdam mo, busog na busog ka, bloated yung tiyan mo. Eto, pagka minum ka ng tsaa, parang tinutulak ka agad yung mga kinain mo, hindi mo na maramdaman yung acid sa katawan mo. Mas effective to guys, yung tsaa. Sa aking experience lang ha, kasi naghanap talaga ako ng mas mabisa pa. Ang palaya okay din. Nga lang, mas ano eh, marami ang kailangan mong inumin eh. Matutuusin, dumami yung dugo ko dun sa ampalaya. Menopause na ako, niregla ulit ako. So, ayan ang experience ko guys. Share ko lang sa inyo. Mas mabisa talaga ang tsaa. Try nyo guys. Maramdaman nyo talaga agad na bumaba yung kinain nyo at nawala na yung acid sa katawan nyo. So, ayan guys. Thank you for watching. Subscribe to my channel. Yung notification bell, hit nyo na rin para updated kayo sa next ko pang video. Thank you guys for watching. Bye!